Good morning mga pare koy. Kumusta kayong lahat dyan? Magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga subscribers ko, shout out. So salamat. So sa ngayon, may susundin ako ang tropa sa school. Tropang school boys. So tutulungan natin na makarating sila doon sa blood bank kasi magdo-donate raw ng dugo ngayon. Ngayon ay araw ng Sabado. So napakaganda mga pare ko na maging habit natin na mag-donate, makatulong man lang sa maliit na pamamaraan na walang hinihinging kapalit. So yun po, pupunta tayo ngayon sa tropa natin dito, sa susundin ko lang, pipikapin ko dito sa school. Then dadalhin natin doon sa blood bank para makapag-donate din sila. Kasi last Saturday, ako yung naunang mag-donate. Kasi ang ginagawa ko dito sa, alam nyo na, OFW, ang ginagawa ko lang mga pare ko nagdo-donate lang tayo regularly. So yun ang ano, every 2 months pwede raw mag-donate eh. So yun. Kaya nakagawian ko na ngayon nung sinabi ko sa tropa, gustuhan nila. Kaya sabi, magdo-donate rin sila ng dugo. So napakagandang, alam nyo na. So dito na ako ngayon sa gate number 2. So yan po ang gate number 2. So pusinahan lang natin, pagbuksan tayo ng gate. So yun mga pare ko, sana maging successful din ang pag-donate nila. Ang isang kinaganda pag magdo-donate ka ng dugo, so malalaman mo yung status ng katawan mo, nung kalusugan mo. Kasi mga pare ko, hindi ka pwedeng mag-donate pag ano ka, high blood, mataas yung hemoglobin. So yun yung mga bawal. Pagpuyat. So dapat nasa condition yung katawan mo bago pa mag-donate. So then pag may tato, so yun mga dapat anuhin pag nagdo-donate ka. So sa akin namang part, talagang yun ang ano ko na eh, palagi na ako nagdo-donate dito sa Doha. Malaki rin tulong, nakakatulong tayo sa maliit na pamamaraan. So kaya saludo ako doon sa mga katulad ko, sa mga OFW na nagdo-donate ng dugo kahit malayo tayo sa bayan natin. So patuloy pa rin yung ginagawa nating kabutihan sa kapwa. Proud tayo doon ng pare ko. Ano? So tagal magbukas, hinihintay natin. Kasi usapan namin alas 8. So ngayon, makikita nyo naman 7:54 na. Sakto lang ako sa oras. Ah, ito na, lumabas na. Yan pala si paring Glenn. So yun, isa sa mga magdo-donate. So hinihintay ko pa si paring Jomar. Labas na rin siguro. So hintayin lang natin sandali. So yun ang ano namin ngayon, schedule namin ngayong araw na ito dito sa school. Walang larong basketball kasi every Saturday dapat may laro kami. So ngayon naka-schedule kami sa pagdo-donate ng dugo. So tingnan namin kung magiging okay ang lahat. But bago yun, may dadaanan pala kami sa Salwa Road. Bibili kami ng baka, buto-buto ng baka, kasi yung isang teacher naman nagpapabili ng baka. So 3 kilos
3 kilos din yun. So napakadami. Mas mura kasi. So dyan lang naman, dadaanan na. Ito na pala yung isa. Yung poging magdo-donate. So dalawa lang sila. Yun. So yung nakaporma, sana maging successful yung pagdo-donate nila. Yan na, papasok na siya. Yan. Hello guys. Hello guys, good morning. Oh, yan. Good morning ngayon. Yan si paring Glenn naman nasa likod. Uy, ikaw hawak nito kasi. Oh, bakit ganyan ang ano ngayon? Yung hindi mo ginamit yung mga special. Nauli mo? Nauli ko mo, hindi nag-iikot, may diferensya. Kaya logi tayo. Oh, good morning muna kayo, ano? Nakatali. Yan, nakatali po para hindi malaglag yung talaga ang bagong ano ngayon. Yan. O sige, mamaya na. Stop muna natin. Sa bali, dito tayo ngayon sa blood bank. So sabi dyan, donate blood, save lives. So yun ang ginagawa natin. So nandito tayo ngayon sa blood bank sa Doha. So separate na building ito. So nandyan yung building. Yan. Yan yung building nila. So bali hinihintay ko yung dalawa kong tropa. So hinatid natin dito. Kanina nilapitan tayo nung security guard. So, sabi ko may hinihintay yung dalawa kong kasama nasa loob. Wala naman daw problema. Kala bawal kasi magparking dito pag hindi ka donors eh. Dapat magdo-donate ka talaga. So yun, hintayin lang natin na matapos sila. Then pagkatapos doon, uwi na. So kung kayo guys, okay naman yung condition ng dugo nyo, pwede kayo mag-donate dito anytime. So mga kasabahan ko, just in case willing kayo mag-donate, sabihan nyo lang ako, then pwede ko kayong samahan dito. So, malaking tulong sa mga kababayan natin, sa mga brothers and sisters natin na nangangailangan ng dugo. So wag na natin ibenta, donate na lang tayo. At least makakatulong tayo. Yun naman ang importante doon, makatulong sa kapwa. Saludo kami sa lahat. So yun, ang laki pala ng truck nila dito. Tingnan mo. Tingnan nyo guys, yun. Yun yung ano dito. Yan. So ang kinaganda pag pumunta ka dito pag Sabado, aside sa hindi madaming tao, yun, mabilis pang ano, mabilis ang pagdo-donate dito eh. Tingnan nyo guys, pakita ko sa inyo, nasa loob kasi ako ng sakyan. Yan. Yan. Magkaiba yung female blood donor center. Yan, yan. Magkaiba yung entrance ng male and female. So yun guys, nakikita nyo ba yan? Yan. So nasa loob yung security guard. Yan, yung mga lalabas na yan, nag-donate din sila. So nag-donate din sila ng tao. Ayan mga pare ko eh. Ganyan naman, nurse siguro to. Lumabas lang. Nag-unwind. Nag-unwind si pare. So hintayin lang natin matapos yung dalawa. Anong balita? Bawal kasing pumasok pag ano ka? Pag hindi ka blood donor. Bawal na bawal. Mahigpit sila. Kahit sa regular day, pag di ka magdo-donate, bawal kang pumasok eh. So stricto talaga sila dito. Kaya dito lang ako sa labas. Hintayin lang natin matapos yung kaibigan natin. Then ang sunod naman nito, after 2 months pwede na naman. So pwede na naman tayo mag-donate ng dugo. So
Hintayin lang natin matapos yung dalawa. Okay. Napakalawak ng hospital na ito, pero separate yung ano. Yun, tapos na. Nandito na yung dalawa. Kumusta, boy? Yes, sir. Tapos na? Tapos na. Very okay, good. Guys, katatapos lang. Okay. Nagbakang pa kami. Nagbakang pa kayo ng pagkain, boy. So, ngayon, nandito na yung mga kasamahan natin.